hello, I'm Marianne. Mga kapuso, kapamilya, ngayon, isishare ko sa inyo ang mga requirements kapag nag-medical kayo sa St.Lukes. Ano nga ba yung mga medical requirements para pagpunta nyo ng St.Lukes, maging okay ang lahat? Ngayon, isa-isahin natin. Una, kailangan nyo munang magpa-appointment sa St.Lukes. So, ang gagawin nyo, isi-search nyo ang www.xlec.ph/ U visa applicants. Ayan. So, don't worry kung malabo yung boses ko. I will write below kung ano yung name niya. So, yun muna ang gagawin nyo. Magpapa-appointment. Pagkatapos, kapag tapos nyo magpa-appointment at nag-reply na sa inyo ang St.Lukes sa Yahoo Mail nyo o Gmail nyo, yun na, naka-appointment na kayo. So, hindi sila nag-require ng time or date. Kapag naka-receive na kayo ng confirmation, okay na yon. Ang gagawin nyo lang, ipiprint nyo yung confirmation page nyo na nakapag-appointment na kayo sa St.Lukes. Kasi magbibigay din sila ng feedback letter sa Yahoo nyo na you are tapos na kayo sa appointment, nakagawa na kayo ng appointment at receive nila. So ngayon, ano nga ba ang mga medical requirements na kailangan natin? Kailangan nyo ng valid passport. Ayun talaga yung kailangan natin. Kasi nung ginagamit natin pag-alis. Valid passport. So, tapos na kayo mag-SLEC appointment. Dadalhin nyo yung letter na yon. At dadalhin nyo din yung U.S. Embassy appointment interview nyo. So, bakit kasi hinahanap po siya ng SLEC. Tinitignan nila kung kailan ang possible interview nyo para malaman nila. At ano pa, kailangan nyo ng birth certificate. Kapag single or married, birth certificate, dalhin nyo din. Pareho. At marriage certificate sa mga married na. So, ako married na. So, I bring birth certificate, marriage certificate for my reference na rin. And then, ano pa ba? Kung may immunization record kayo from your doctor before, yes, it's okay na dalhin. If wala, don't worry, hindi naman hinahanap ng St.Lukes yun. Minsan lang nagtatanong sila. At, yun nga, magkano ang binayad ko sa latest na St.Lukes medical ngayon. medical ngayon, ano ba ang latest na babayaran? Ayan na. Ang binayaran ko dati, ayan, nandito pa yung resibo. Ayan, ang binayaran ko dati ay 7,025 pesos. Exactly. I am CR1 then become IR1. So, IR na kami ng asawa ko kasi lagpas na siya ng 2 years na kinasal kami. So, it's okay. Ayan na. Ano pang gagawin nila kapag nandun ka na sa St.Lukes? So, at first, dadalhin nyo yung appointment. Yun ang titignan ng guard. Papapasukin ka. Pagkatapos, hahanapin nila yung 2x2 picture mo, appointment sa St.Lukes. And then, pwedeng mag-print ka rin ito para sa'yo, pero hindi na naman nila kinukuha. Ang kinukuha lang nila yung appointment letter at
photocopy, mag-photocopy ka ng birth certificate, marriage certificate mo, bring 4 copies of your 2x2 white background picture. Yun. Yun yung mga kailangan nyo. So, pagdating ko doon, meron na akong lahat. Kinuha sa akin yung appointment letter, my passport. Mag-photocopy din kayo ng passport nyo. Yung bio page, yung harapan. Ayan. Yung harapan ng passport nyo. Sandali. Ganyan. Ayan. Yung harapan ng passport nyo, ipa-photocopy nyo para sure, para hindi kayo palabas-labas para magpa-photocopy lang. Photocopy every requirements that you have para okay. So, yun na nga, pagpasok ko sa loob, okay ang 2x2 picture ko. So, kinuha nila. Yung iba, malabo, so, kailangan nila magpa-picture ulit. So, ang suggestion ko lang ay magpa-picture kayo sa mga photo line, just like that, para kung ano available, basta or as long as na hindi malabo, malinaw. Yun ang gusto nila. So, wala nang problema. Yun na nga, pinapasok na ako. At, yun. Ang mga itinest nila sa akin, yun. Sa pagpasok mo, ayan, kukunin mo na nila yung mga requirements, then pipila ka. And then, kinukuha nila yung height and weight. Then, after noon, urine, and then blood test, and then x-ray. Ayan. At, physical test, body test. Hindi ka naman doon maghuhubad ng sobra. Ayan. Ititira yung underwear mo. Yan. That's what I experienced. So, yun. Yung nag-check sa akin, medyo, yeah, it's babae na, babae siya, babae sa babae. So, it's okay. Sometimes, yeah, okay lang naman sila. Mabait naman sila. Mabait sila. So, I'm thankful na they approach their patients. That's, yeah, na okay. So, sa mga magme-medical dyan, don't worry, be positive, huwag kayong kabahan, relax lang, relax your mind and body, and eat healthy food. So, share ko lang what happened to my x-ray. So, I have problem with my x-ray. So, it's happened that my x-ray has a light. All is dark, but then it has a light, a very small light in my chest x-ray. So, they consider that as abnormal. They explained to me. So, they said that I will undergo for a sputum test for 3 days. So, sa 3 days na yun, my first test sila doon. So, titest nila kung positive or negative ka sa TB. So, yay! Thanks God! Kasi, I'm negative. So, not yet done because your x-ray, my x-ray is, I have a light blur to my x-ray. So, for them to secure me, they test that for 2 months. They're gonna go for, my student will go for sputum culture na tinatawag nila. So, yun na nga, thanks God, okay naman. After 2 months, naka-survive at negative. So, if you have question, just comments below and then, yes, I will answer your question as long as I can and I'll try. Yeah, thank you. Sa panonood, hope may natutunan kayo. Good luck and God bless to your medical.